Nagsisimula na ang 3 days closed door practice ng Gilas, mga kapatrol. And according to plan, ay ngayon na June 21 ang unang araw ng ensayo ng Gilas. At ito'y hanggang Saturday and Sunday. And on Monday, ay ang send-off tune-up game ng Gilas versus Taiwan Mustangs na kung saan makakalaban ng Gilas ang isang napakalakas na team, sprinkled with NBA veterans led by Dwight Howard, Marcus Cousins, and Keen Cooks. Pati si Alex Cabagnot and Ji-Yen Chu ay parte rin ng team. Pero ang inaabangan natin ay ang tapatang Kai Soto at 7'7 big man Samuel Diguara na kung saan ito ang ultimate gauge kung gaano nakalakas ang katawan ni Kai. Sam is 290 pounds, kaya dito natin makikita kung kakayanin ba ng lakas ni Kai ang bigat at gulang ni Sam. Kai is only 250 pounds at most, kaya abangan natin kung kayang maitulak ni Kai si Sam sa ilalim at mga posisyonan sa rebounding. Although it's no contest in terms of skills and athleticism at pati speed and quickness, lahat pabor kay Kai. Pero ang titingnan dito ay kung kaya na ng katawan ni Kai ang mga katulad ni Sam na hindi lang napakatangkad kundi napakalakas pa ng katawan. Ito ang mga prototype na mga big man na makakalaban ni Kai sa Olympic Qualifying Tournament. At kung kayang patalsikin ni Kai ang kanyang tatay, ay ibang usapan na itong si Sam. Dahil ito ay legit 7'7 player, 290 pounds. Kaya ang laban lang talaga ni Sam dito ay sa palakasan ng katawan at ang kanyang advantage sa height. At yan ang biggest challenge ni Kai Soto at ng buong Gilas team, how to neutralize Sam Diguara na isang monster player sa ilalim. At siguradong sa mga practice ngayon ng Gilas sa Laguna, ay pagtutuunan nila ng pansin ang depensa, especially ang kanilang inside defense against the big men ng Latvia at Georgia na hindi lang malaki at matatangkad, kundi napaka-skilled pa. At masusubukan ng Gilas ang kanilang interior defense versus Taiwan Mustangs ngayong Lunes sa isang send-off free to the public tune-up game. Dito natin makikita sa tune-up game kung meron tayong laban versus Latvia and Georgia at kung meron bang dramatic improvement ang team sa kanilang pagsama-samang muli. And it is expected na ngayong araw ay kompleto na kaagad ang 12 players ng Gilas. For the record, ay dumating na si Justin Brownlee sa Pilipinas and he is in great condition. And I understand, si Dwight Ramos ay nandito na rin dahil matagal nang tapos ang Japan B-League. At si AJ Edo naman ay out na dahil sa injury, pati si Jamie Malonzo. And in their place ay si Najapit Aguilar at Mason Amos. Pati si Junmar Fajardo ay sinabi na sa kanyang vlog na babalik siya kaagad ng Manila para sa Gilas practice. Kaya siguradong nasa Laguna na silang lahat ngayon. Maganda rin na hindi nagka-Game 7 ang PBA Finals dahil nakapagpahinga si Junmar, Perez at Chris Newsom ang Finals MVP. Lahat sila ay expected na magkakasama na ngayon sa loob ng Inspire Sports Academy kasama sina Scottie Thompson, Carl Tamayo and Kevin Kimbao. At hindi kompleto ang laban kung walang Kai Soto, which is expected na sa unang ensayo pa lang ay paparada na ang kanyang 7'3 height at ang kanyang bagong lakas ng katawan. All are ready para sa grueling 3-day closed door training under Coach Tim Cone. And the expectations are on all-time high. At balitang NBA naman, ipinaubaya ng Chicago Bulls si Alex Caruso sa Oklahoma City Thunder para kay Josh Giddey sa gitna ng usap-usapan kay Zach LaVine. The NBA trade market is officially open for business. The Chicago Bulls traded guard Alex Caruso to the Oklahoma City Thunder para kay Josh Giddey. At yan ay ayon ni ESPN's Adrian Wojnarowski. The Thunder acquired Alex Caruso with the hope to sign him to a contract extension, sabi pa ni Wojnarowski, at ito ang kanyang post sa X. Caruso is entering the final year of his deal and becomes eligible for a 4-year, approximately $80 million extension, exactly 6 months from the date of this trade.
The Thunder made a trade with the hope to have Caruso as an integral player for the long term. According to NBA insider Mark Stein, the trade did not include any draft compensation and was a straight-up swap. Ang 6'4 guard finished his 7th NBA season. 4 season kasama niya ang Los Angeles Lakers at 3 seasons naman kasama ang Chicago Bulls, kung saan nag-average ito ng 10.1 points on 46.8% shooting, 3.5 assists, and 1.7 steals. Bago mag-umpisa ang 2021-22 season, nagdagdag ang Chicago Bulls ng mga player tulad ni DeMar DeRozan, Lonzo Ball, sa koponan na may kasama ng Zach LaVine. Binuo nila ang roster together with Alex Caruso na sumali sa koponan sa isang kontrata na may halagang $37 million sa loob ng 4 na taon hanggang sa 2024-25 season. Well, nakakalungkot ang mga injuries at mga disappointing plays ang nagdulot ng Chicago Bulls na hindi makamit ang kanilang mga expectation. Si Lonzo Ball ay naglaro lamang ng 35 games sa Bulls uniform at wala sa nakalipas na 2 season habang nagpapagaling mula sa kanyang matagal ng left knee injury na nagmula sa bone bruise at torn left meniscus na naranasan niya noong January 2022. At si LaVine naman ay dumanas din ng left knee injury noong 2021-22 na humantong sa off-season surgery. Sina DeMar DeRozan, Zach LaVine, Nikola Vucevic at Alex Caruso ay available para sa karamihan ng 2022-23 season, ngunit hindi umubra para sa Chicago Bulls. Nagtapos sila ng panglima sa defensive efficiency pero pang 24 lamang sa offensive end ayon sa Basketball Reference. Ang Bulls ay nagtapos ng season na 40-42 record at natalo sa Miami Heat sa play-in tournament. Pinananatili ng Bulls ang kanilang core, umaasa na mag-improve ito, pero hindi ito nangyari at ang koponan ay bumagsak muli sa play-in tournament matapos ang 39-43 record ng season. Rumors on some key pieces were swirling during the season. Tungkol kay Alex Caruso, iniulat ni Jake Fisher ng Yahoo Sports noong January 24 na kailangan ng koponan ng multiple first-round picks bilang kapalit para isaalang-alang ang paglipat ni Alex Caruso. Pero mukhang nagbago ang presyong ito. Josh Giddey, 21 years old, averaged 12.3 points, 6.4 rebounds, and 4.8 assists in the 2023-24 season, shooting 33.7% from 3,